please welcome her lead, Buddha! What's up, Madlang Onliners? Yes! Fresh from prod, grabe na. Yes, ginalingan. Uy, belated happy birthday kay Herlene. Happy birthday niya lang to 23. Anong wish mo sa sarili mo? Mag-guess ulit ako sa Showtime. You know. As host. Baka naman. Oh, why not? Let's manifest. Pero speaking of Showtime, kumusta naman yung ano, yung pakiramdam na makisaya sa amin dito sa It's Showtime? Bang saya kasi sinabi ko nga kay Ryan Bang na nung ano, nagbablog pa lang kami. Mm. Sabi ko, parang sarap sumigaw ng WhatsApp madlam people. Ano? Sabi niya, oo, magkakasigaw nga din daw ako dito. Kasi iba yung sinisigaw namin kasi galing ako sa ibang show dati. Nag-aasar ako, WhatsApp madlam kineso. Pero finally, ibang-ibang. Ito, grabe, binuhos ko talaga lahat ng konting boses na natitira sa akin. Kita ko nga kanina may buwelo siya kanina, gumana pa siya yun. Oh, yes! What? Diba? Ibang klase energy din naman kasi talaga nito. Bakit yung ano? I got you. Parang i-internalize ko, ikaw muna si Keme, ikaw muna si ganito. So parang hindi pala ganun kadali talaga mag-artista. So paano mo na-differentiate na ako, Herlene, tas ito yung character ko? May magsasabi lang na ano ka ngayon. Oo, hindi ikaw si Herlene. Character ka ngayon. Minsan nadadala ko to sa bahay ha, kapag minsan... Ay, ganun. Yun yung process mo, no, sa pagiging parang character mo. Oo, paano ba, nagpa-practice-practice akong ganyan, tapos na-internalize ko. Ano ba, ni-hypnot... Ano ba yung... Hypnotize? Na... Parang na nakaka... Pass ko lang, friend. Ganon. Ayan, pero ito na nga, no? Bilang sanip, pwersa ng mga kapuso at kapamilya. Kung bibigyan ka ng chance, sino ang gusto mong makasama sa isang project? Oy! At ano ito? Ayan na. Ano talaga? Si ano... Daniel Padilla talaga. Uy! Dati may tinakaw pa ako nun sa ano, sa 7-Eleven sa amin eh. Mm. Yung, di ba, may standy siyang ganyan. Ay, oo. Yes. May brand yun eh, pero yun. Ninakaw ko, tinabi ko doon sa amin. Tapos nagulat yung tatay ko, kala may magnanakaw. Sabi ko, pa, kalma. Daniel yan. Gawa ko. Anong gusto mong project with Daniel? Rom-com o action? Ano lang, kahit kabit lang ako. Hindi kasi siyempre may... Katrin. Baka ano lang, dumaan lang ako sa harap niya. Wow. Or siguro yung, kumbaga yung pinagseselos. Hindi na, makahit yung laway na laway lang ako sa kanya, pwede na. Kasi pinagsisilosan ka, Trin, tapos ganito. Hindi na, uy. Uy, maganda ka. Lagi mong tandaan. Para magpapakap si Daniel sa akin. Kunwari, nasa harap mo si Daniel, anong gusto mong sabihin? Niel, Niel na. Hindi, bata pa lang talaga ako. Solid crush ko na yan. Tapos, siyempre, yun. God bless you. God bless. Ano lang naman ako, humahanga lang. Maawayan ako ng mga Katniels. Ayun, message mo naman daw kay Katrin. Kay Katrin. Humayo kayo at magpakarami. Support naman. Katniel talaga ako, Katniel. Feeling ko lang talaga na ako si Katrin. Ibang level naman kasi talaga yung ano nila. Love team, no? Kung sakasakaling makapag-perform ka ulit dito sa Showtime, no? Sinong host yung gusto mong makasama sa dance floor? Uy! Abo, syempre si Meme Vice naman, no? Wapak yun. Ano na, tignan mo, ang peg ko nga dito, crook-crookie na, Mars. Ang ganda nga ng outfit mo, diba? Eh. Intergalactic. Kinikwento niya kanina, hindi pa siya ready niyang lagay niya. Biglaan pa daw yan. Ay, buti na lang talaga, may 6ix9ine o si Sir Wilbert. Shoutout nga pala sa mga nagaan dyan. Tapos, 6ix9ine, yung mga gumagano'n. Yes! Pero hindi lang basta kasi ganyan-ganyan yun. May mga drag queen din doon. Ayan. Ito, galing to kay Don. Outfit to ni Ang Don. Ang ganda. Namuta ko apelido, basta Don yun. Don na yun. Shoutout kay Sir Kendall. At syempre, ang may-ari nun, ang aking ex-boss manager, Wilbert Tolentino. Yes! Oy, pero ito, being a beauty queen ni Herlene, gaano ba kahirap yung mga paghahanda at ang mga hinaharap mo sa pageant na sinasarihan mo? Mahirap po talaga.
talaga. Una sa lahat, yung pinakamahirap sa pinakamahirap, yung diet, tsaka yung pagpapatalino, at tsaka yung lahat talaga eh, yung pasarela. Anong pasarela? Lakad-lakad. Ah, yung lakad. Gano'n katagal yung ano, yung parang learning process ng lahat yun? Ito, hanggang ngayon, parang hindi pa ako umuyo. Di pa tapos, no? Parang dalawang taon na ako nag-aaral, parang hindi pa rin tama. Which is ano naman yun kasi, wala namang specific timeline yun. When it comes to learning, every day is a learning. Alam mo, saludo ako sa mga sumasali talaga sa pageant. Oo. Kasi nung nagkita kasi kami ni Herlene dati sa Binibining Pilipinas, kumanta ako doon, na doon ko siya unang na-meet. Nakita ko doon, grabe ang journey, grabe yung mga ginagawa nilang sakripisyo. Kaya hindi madali, saludo ako sa inyo. Dapat ano, halimbawa, bang sakit na ng paa mo, pero dapat yung paa mo hindi apektado. Dapat, yung piling mo botox ko, hindi na talaga mo. So let's appreciate din yung mga effort. Yes. Akala ko kasi dati, nung sumali ako dun, sabi ko, kaya-kaya yan. Madali puro na, paganda lang yan. Oo. Nung nakasali ka na, boogs! Hindi talaga, talaga. Oh, pero iba ang disiplina nila. Yes. Sobra. Herlene? Yun. Makakasamahan niya. Ayan, isa nga, syempre i-promote mo na nga ang magandang dilag. Yun, mga kapamilya. Showtime pala, sorry. Showtime. Social media. Sorry, social media pala. Ayun, yun ang magandang dilag. Ay, please subscribe my YouTube channel, Herlene Hipo. Nagbabalik vlog ho ako. Isang taon ho ako na hinto. Pero please subscribe me, Herlene Hipo nga. Tapos Herlene Hipo Budol. Tapos Herlene _ Budol. Basta may Budol, ako yun. Siya yun, no? Siya yun, siya yun. Maraming salamat! Manood po kayo ng magandang dilag. Yeah! Magandang dilag, yan. Mad lang.